So, yan ang magsasali ko sa tukundat na trainings. What else po, aside from that?
Yung crash vehicle, emergency response, ibig sabihin po nun sa mas kailangan kasi po nun dahil marami tayong nakikita sa barangay na motorcycle na nagkakaroon ng aksidente, maglakan. So how are we going to handle those situations? Yun po ang ituturo na rin. Tapos water search and rescue, high angle rope rescue. Yan po, kaya po we will be providing you with skills ano po, para po ayan, and knowledge po para higit po ayan, mapagamit natin sa ating layunin ng ating pong konsejo ano po, ng ating council. Okay. So ito po, you have others po that you want to discuss first. Let's go po ay na, nasubyan ako na parating na po sa po. Mag-open forum na po kami dun sa ano po, ano yung mga questions. And then, bago po siguro natin yung gawin doon, kung gusto niyo po magpa-photos muna okay, kayo. Okay, salawin ko muna kayo. Kasi ang issue mamaya kung si Gov na, ako, ang attention niyo na kay Gov. Nag-serious na. Oo, picture muna na si Eric, yeah. Pwede po, and ano po kasama. Kayo mga kapuna po kayo sa ako. Nakapasok na ba yung nag-pray ko sa bus? Oo, oh, minakita ko doon na nag-yoyosi. Oh, okay. So, magandang tanghali. Nagugutom na ba kayo? Oo! Sige. May tanghalihan naman tayo, di ba? Sige, yung aking speech na dapat ay 2 oras. Isang oras na lang. Kasi nagugutom na kayo. Hindi, mga 10 to 15 minutes. Kaya pa? Okay, welcome po dito sa ating provincial crisis management council briefing orientation. Nandito po ang ating pong head ng Laguna Action Center, si Mr. Frederick Caraan. Nandito po ang ating mga kasamahan sa provincial government. At nandito rin po ang congresswoman ng 2nd District, ang dating girlfriend ni Governor Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. Okay, hindi na po ako mag-discuss ng technical matter about this organization. Doon na yun sa mga taga-Kapitolyo. Yun na yung party nila to discuss. Sa akin lang overview noong ating pong ginagawa. Karagdagang paglilinaw sa ating ginagawa. Ano po? So, kayo po, malinaw na malinaw, volunteer. Kusang loob. Walang inaasahang sweldo. Okay. Pero, ang provincial government naman ay may mga programa kung saan, of course, ay open para sa lahat. Kayo naman, mga volunteers, kung ito ay open para sa lahat yung ating mga programa, proyekto, scholarship, livelihood, etc., etc., etc. Kung open ito para sa lahat, what more sa inyong mga volunteer? Ayan? Volunteers. Okay. Pero may malinaw akong instruction dito sa ating mga kasama sa provincial government. Itong ating mga volunteers, wala na ang sweldo, huwag na natin pagasto sa inyo. Yes. Diba? Mahirap yun, wala na ang sweldo, tapos mag-aabolo pa. Kaya of course, yung mga kailangan ninyo na pagkain, o kaya alimbawa ay pamasahin, ay tayo po ang mag-provide niyan. Patulungan namin kayo. Alam po? Pamasahin lang ang pag-uwi. Hindi naman yung pamasahin na parang mag-i-aeroplano pa. At pupunta pa sa Cebu o Dapa. Sakto lang. Diba? At syempre, hindi kayo nakapagtrabaho sa araw na ito. Of course, yung iba, magka-tricycle, hindi nakapasada, kung ano man. Eh, may hitbit naman kayo kahit pang-sating na konti. Magpapasalamat po tayo dahil kahit wala kayong inaasahan na malaking sweldo o benepisyo, at least yung puso ninyo nandito
sa aking ginagawa pag-volunteer pastor rin siya. Okay? So, ano bang trabaho rin, no? Ano bang trabaho? So, explain na. No, ating pong mga speakers. Ano po? So, lagyan po natin ng analogy.